Hello, happy Monday. So today, ready na ako. Nag-bihis na ako pero hindi pa ako naliligo. Ano lang? Mamaya na ako maliligo pagdating ko dito kasi lalabas na ako, mag-iupunin ako sa post office. Bala ko sana maglakad kaya lang kailangan ko palang pagasolinaan yung ano ko, yung sasakyan ko kasi later in the afternoon may puputan kami ni Toby. May appointment siya. So mas mabuti nang hindi na kami dadaan ng gasoline station. So labas na ako saglit, tapos pagbalik ko dito is kailangan kong maghugas na naman ng sahig. So this will be another linis vlog. So ito yung natin, pa-OTD natin. Pa-OTD natin, ayan siya. Yan lang. Same, nakasinilas, magchinilas na ako kasi sa lang naman ako eh. Sa labas na ako sa post office, tapos magpapagasoline na lang. So ayan siya. Lang. Kasi di naman masyadong malamig na nowadays. So, ito lang siya. Ayan siya. Ayan siya. Sige. Monday ngayon, gusto ko sanang lumabas at gumalab. Kaya lang, wala namang magagalaan. So, linis bahay na lang muna tayo. Okay? So, see ya! Yun, nasa labas na tayo. So, ayan, ito na naman yung mga aso nila. Pagbibahay namin. Pag nakikita ako, tumatahol sila. Feeling siguro nila, ako magnanakaw. Magnanakaw siguro yung mukha ko. Ay, nako, yung kilay ko. Ay, Marimar. Ay, ma. Yan. Basta rong tahimik dito sa lugar namin. Walang halos. Wala kayong makikitang kacharcharan. So, ayan. So, punta na ako ng post office muna. Okay, so, andito na tayo. Actually, medyo malayo siya ng kaunti. Andun siya sa ibabaw. So, I plan to, maglakad na lang muna tayo ng kaunti. Kasi, kasi doon, malapit sa post office, walang parking. So, mayroong parking dito sa medyo baba. Kaya, dito na lang tayo mag-park. Tara, maglakad tayo ng kaunti. Yan na. Maganda yung panahon today. Diba? Yan. Dito lang to sa baba sa amin. Yan yung dagat. Oh. Tapos maraming nag-walking. Sana nag-walking na lang talaga ako. Kaya lang hindi ako nakapagsapatos. Kaya maglakad tayo ng kaunti. Post office oh. Yan yung pinakamalapit sa amin na post office. Kaya maglakad tayo. Dito na tayo! Ay, aray. Muntik na ako maano. Yan, dito yung post office. Okay. Post office. Diba? Siya! Napakalinis. Do I have to sign? Somewhere? Do I have to sign? Okay. Tapos na tayo. Yan yung post office. Balik na tayo sa sasakyan para makapag-gasoline na tayo. Ayan, malapit na tayo sa gas station. Diyan, yan may Enimed. Tapos after this one, we will go home. Tsaka i-open natin yung package. Mag-haul tayo. Ang ingay ni Bruno Mars! Ay, ma. Ito, yan siya yung namin. Diyan kami nagpapagasolina every time. Kasi may kami, may pin kami diyan. So we're here, bababa ako. Kasi gagamitin ko yung pin. Ito yung pin na sinasabi ko. Ito siya. Kuya, nilalagyan na yung nanyan ng gasolina yung sasakyan ko. Ayan na. Ready. Dumating na tayo. Nasa bahay na tayo. So, bababa na ako. At saka, maglilinis ako ng bahay today. Plang, plang. Hay, makumarimar. Ang hirap ng buhay, mama. Mama Mia. Hello. Dumating na ako. Ito yung package. I-review natin siya. I think it matagal tong dumating. Naiintindihan ko kasi COVID, 'di ba? So, I think 2 months after. And surprisingly, hindi ako nagbayad ng tax. I don't know why. And the amount na nilagay ni Ate is only 3,000 yen. So that is around 1,500 pesos. Yes, because it should be divided by 2. Hinaw sa mati. So, ito siya. Nag-live si ate sa Facebook. Not every day though.
Parang nag-live siya on a Sunday, on a Wednesday, parang ganun. And napakalmura ni ate. Sure, 100% sa lahat ng nakita ko na nagla-live selling sa Japan, siya yung pinakagusto ko. Napakabait ni ate. Tapos mura pa yung mga ano niya, mga items niya, reasonable price. Tsaka ang bait-bait talaga ni ate, sobrang bait ni ate. Nag-live si ate, ang saya-saya pa niya pag nag-live siya. Ano, si ate taga Chibakin. Gusto ko talaga pumunta ng Japan. Not ano, kasi dream ano ko yung dream place. Mag-iipon muna ako ng maraming pera bago ako pumunta doon. Parang ihuhuli ko siya. I will go there last. Pinaka-last ko siyang gagawin sa buhay ko. Gagawin. So, probably pagtanda ko na ako pumunta. Hindi naman tanda. Parang sabihin natin mga 40, mga 45. Ako pupunta doon. Actually, we plan to go there. But then, this year, pupunta sana kami ng South Korea. I already have the ticket and the yung ticket and yung visa. Nag-apply na ako. Lahat, book na lahat. Tapos, after Korea, pupunta kami ng US. Yun yung ano namin, yun yung book na talaga lahat. Everything, hotels, mga tours, visa ko, ready na. But then, the pandemic happened. So, ayun. Sa Iceland lang kami nakapunta. Kasi this year, nakabook kami ng 3 holidays. Iceland, South Korea, and then to the US. And then, sa December, uuwi kami ng Pilipinas para to spend Christmas. But unfortunately, alam nyo naman, COVID. So, nagstay na lang kami dito sa Malta. Masaya naman dito. Kaya lang, medyo yung asawa ko kasi, ano, parang nasusuffocate siya pag he stays very long here sa Malta. And also, once in a while naman, parang like, pumupunta kami ng London pag minsan nafe-feel niya na kailangan niyang lumabas, ganun. All of a sudden, he tells me like, let's go, punta tayo ng London next week. Parang ganun. Sinasabi niya ganun. So, ako naman, okay, fine, no problem. Diba? Ayaw mo nun, isasama ka. Tapos, ano naman, pag may trabaho sa let's say, for example, sinasabi ng ano niyang project niya na okay, next week you have to be here. Parang ganun. So, nung wala pa si Luis ha, tsaka nung ano, buntis pa lang ako. Pag sinasabi ng employee, ng customer niya na, okay, you have to be here next week. So, nagbubook siya ng flight. Actually, free yung flight niya and hotel. So, ang ginagawa namin, sa akin lang, tsaka kay Toby, sinasama ko kasi si Toby every time. Akin, yung ticket ko, tsaka kay Toby lang, yung babayaran ko, and the hotel will be, kasi tatlo na kami, nagbabayad na lang kami ng extra. So, it won't be a very expensive holiday for me and for Toby. But Ernest is working, no? He is working while me, ano, nagagala-gala. No, last time, pinapunta siya ng Guernsey, and, umuna, he flew. Pumunta siya first, and then I followed on the next day. And I flew from Malta to Gatwick, and Gatwick going to Guernsey. Napakaganda ng Guernsey. I wish to go back there talaga. Lalo na ngayon pandemic, but hindi sila nag-allow ng any tourists this time. Eh. Napakaganda talaga dun. Manood kayo ng Guernsey and Potato. Para nasa Netflix siya noon. Potato. Something with Potato. Ano ko na lang sa description kasi nakalimutan ko. Ang ganda-ganda ng series na yun. Sobrang. Oh, series ba yun? O parang movie. Parang nakalimutan ko na. Ang ganda-ganda doon. Sobrang. Napaganda ng mga flowers. Tapos, naalala ko pa, buntis ako nung pumunta doon. Alam niyo naman, buntis naglilikid, diba? So, every 5 days kasi kami doon. So, every day, ang gusto kong kainin talaga is the mushroom soup of Marks and Spencer. Every day, pumunta ako doon. Every day. Kaya, on my third day, nakahalata na yung, ano, yung mga waiters. Yung cashier. So, pagpunta ko doon, sabi niya, "Hi, ma'am. Good morning." Sabi niya ganun kasi English, British accent. "Good morning. Would you like to have mushroom soup?" Natawa. Grabe, memorize na niya yung order ko. Diyos ko. Kaya sabi ko,
Okay, alam ko naman na naiintindihan niya and they're not making fun of me kasi alam naman nila na buntis ako, diba? So, that time, gusto ko talaga yung ano nila, yung mushroom soup doon. But anyway, i-open na natin tong ano na to, ng parcel na to, napahaba na tayo. So, if you want to buy some stuff from Japan, I will put in the description below yung Facebook niya and I will inform ate that na nilagay ko siya sa description. Para naman, maraming manood kay ate. Marami namang bumibili kay ate. Marami talaga, anywhere around the world. But if you want to buy cheap, luxurious stuff, na hindi yung mga brand new, yung ano lang naman, yung hindi, yung gusto lang, gusto ng mga second hand na mga items. And it's also our way, no, of helping the environment using second hand na mga gamit. Kasi mahal natin si Earth. Charot! So, eto siya. Ito na. Mahihiya talaga ako sa Ayan siya. Napakasilid niya. Ang ganda-ganda ng box nila. Parang yung sa atin sako na matibay. Kung sa bigas pa to, Diyos ko, ang mahal ng sako ng bigas. Ito, napakakapal. Ang mahal nito. Maganda talaga ang quality ng Japan. Yan siya. So, ito siya. Feeling ko, the customs opened this. Kasi, may line na. Parang na-cut na siya. Chine-check kasi nila kung ano ang lagay. Kung ano ang what's inside ba. Tsaka, they check it for yung mga taxes na kailangan bayaran mo. So, every time na mag-order ka ng expensive stuff, they check it in Google or everywhere kung magkano talaga siya. But second hand, I think understandable naman na mura na siya, diba? Ayan siya. So, i-open na natin siya. Ito siya. Ito. Ayan, oh. Napakaganda ng packaging talaga. Ito siya.